kasi kuruman ko. Siya si Jati ni Chairman Chi. At ngayon, tatanungin natin ang opinion niya tungkol sa construction ng John B. Palace. Ang John B. Palace, masyado masalimutang pagkadesenyo nito at konti lang ang nakakaalam ng architectural secrets nito. Kaya naman, hindi pwede kung sino lang ang hahawak nito. Nung estudyante ako ni Chairman Chi, binigay niya sa akin ang ilang dokumento ng John B. Palace. Kaya narapat ako sa project. Talukohan yun. Ano ang akala niya? Siya lang ang may hawak ng dokumento ng John B. Palace at walang access ang iba ron? Hindi tama yun. Tingnan niyo ito. Ito nga pala ang kopya ng sikreto ng John B. Palace na nakuha ko. Sa loob ng ilang taon, na-collect ako to. I-play mo. Eh, kailan yan? Ha? Parang naging peke ito. Sabihin mo nga. Dahil hawak ko. Ang notebook na ibinigay ni Chairman Chi. Nandito ang blueprints ng John B. Palace. Gumawa ako ng peke kopya para makasigurong wala makakakuha nito. Tinago ko sa ibang lugar ang totoong notebook ni Chairman Chi. Kaya naman yung notes na hawak mo ngayon. Wala bang may kumuha niyan? Nilagay ko rin yun sa safe ko. Yung hawak niyang peking dokumento, yun ang nanggaling sa akin. Kung ganoon, may isa pa akong ipapakita. Itong hawak ko, ito ang totoong blueprints ng John B. Palace. Chairman Shin, ang bilan ko, siya nagbigay nito sa akin bago siya pumanaw. Imposible. Saan mo nakuha yan? Sigurado ko ba hindi mo ninakaw yan kay Chairman Shin? Anong ninakaw? Palamang binigay niya to sa akin dahil manugang niya ako? Imposible yun. Hindi yun magagawa ni Chairman Shin dahil kahit kailan hindi niya kinilala bilang estudyante niya. Sandali. Kasi dalawang blueprints ang kailangan para mabuo ang John B. Palace. Dalawang blueprints? Nakita naman natin. Bawat panig may copy sila ng isang blueprint. Kaya yung isa na lang ang kailangan natin ngayon. Kapag naipakita na yung isa pang blueprint, tingin ko yun ang tamang panahon para pumili tayo. Ang hawak ito. Usapan natin gagawin kitang manugang ko. Binigo mo ko. Malaki pa naman ang inaasahan ko sa'yo. Hindi naman yun ang napag-usapan natin. Ikaw ang naunang hindi tumupad. Ba't di niyo sinasagot ang mga tawag ko? Yung mga ganitong klaseng bagay, hindi niya dapat inadaan sa text lang. Hindi mo ba nakita kung paano ako napahiya doon sa stage kanina? Kasalanan mo kung ba't yun nangyari sa akin! Hindi na kita kailangan ngayon. Umalis ka na. Sinusumpa ko! Ako ang hahawak ng John B. Palace! Kami ni Papa. Sinusumpa kong kami ang magtatrabaho nun! Kilala ko ang Papa mo. Malamang, nakapili na siya ng katulong at hindi ka kasama ron. Kaya pangarap ko na lang ang John B. Palace! Chairman Kang! May hinihintay akong importanteng bisita. Umalis ka na! Secretary Joe! Chairman! Chairman! Paano niyo ito nagkagawa sa akin? Kinalimutan ko naman lahat ng pinag-usapan natin! Basta mo na lang ba ako itatapon? Hindi mo ito pwede gawin sa akin! Hindi mo niyo! Kung siya nga talaga ang papa niya.
Polo. Bakit ka nalantrato ni Chairman Kang sa mga halakal? Sigurado hindi siya ordinaryong tao. Anong balita? May nalaman ka ba? Salamat. Roman,
Dahil binigyan daw siya ni Chairman Chin ng blueprint. Alam mo ba yan? Blueprint ng Chuanli Palace. Malamang yun ako ganyan kay Papa. Nakakasiguro ako. Kaya hindi yun binigay sa kanya. Sabi ni Professor Park kanina, meron daw talagang blueprint. Paano ko minahawak ni Miguel? Alam mo ba kung nasa niya isa pa? Talaga? May dalawang blueprint? Hindi ko alam. Pero tatapatin na kita ngayon. Wala ibang pwedeng kumuha nun. Kundi ikaw, Chesa. Ano pong sabi niyo? Ako po ba ang pinagbibintangan niyo? Hindi ko po magagawa yun. Hindi matuloy ang engagement. Tumigil na ako sa pakikipagtulungan kay Chairman Khan. Hindi ko na rin gusto si Jeremy ngayon. Tingin mo ba maniniwala ako sa'yo? Kahit ayaw niyo maniwala sa akin, tutulungan ko po kayo na makuha ang project na yun. Lalabanan natin si Chairman Khan. Iningat po nila ako. Kaya babawi po ako. Hindi tama yung gagawin mo. Paro ko magtatayo ng bahay kung ganyan ka. Hindi mo pwedeng hawakan ang Chuanli Palace Project kung puno ka ng galit at kasakiman. Dahil ganyan kayo, tingnan niyo talagang ginagawa ni Chairman Khan sa inyo. Hindi niyo ba alam kung anong kaya niyong gawin para na makuha ang gusto niya? Alam ko kayo ang estudyante ni Chairman Shin, pero hayaan niyo na lang ba maagaw ang project sa inyo? Ang Chuanli Palace, hindi mo pwedeng itayo yun kung sakin ka. Wala kayong pinagkaiba ni Miguel Khan. Pareho ang laman ng mga puso niyo. Hindi pwedeng ganyan ka. Alam kong hindi iba ang usapan. Pero kasi, gusto kong malaman nila dati pa. May dinidate na po akong lalaki. Ano? May dinidate kang iba? Parang si Jeremy, ang gusto kong mapangasawa. Pero, ang panahon yun, siya lang ang nag-ahabol sa akin. Kaya nung ayaw ni Jeremy sa akin, binigyan ko po siya ng chance. Nahihirap siya at wala siyang trabaho. Pero gusto niya po talaga ako. At sa tingin ko po, gusto ko na rin siya. Kaya naman, huwag niyo po sana kung paghinalaan na magagawa ko kayong pagtaksilan dahil kay Jeremy. Paolo, pwede ka ba ngayon? Gusto mo mag-dinner sa bahay namin? Ano? Pinapapunta mo na ako dyan? Ipapakilala mo na agad ako? Okay lang ba na ganun tayo kabilis? Okay lang kung hindi. Wala naman ako sinabing hindi. Pupunta ako dyan. Mag-aanda lang ako. Oh, sige. Sabihin mo, Jessa, wala ka nang nararamdaman para kay Jenny. Ayaw niya sa akin, kaya ayoko na rin sa kanya. Kaya gusto ko pa makilala niyo yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po kasi ako marunong pumili eh. Kung gusto niyo po siya, magsiseryoso na po ako sa kanya. Kasi po, mahalaga po sa akin ang opinion ng mama at papa. Maganda yan. Bukod sa tumigil ka na sa paghahabol kay Jerry, mag-move on ka na. Anak, good job. Kain ka muna. Jeremy, ito ang... Mama, records po yan sa Jumbit Orphanage. Ang sabi niyo po sa akin, magpakatatag po ako. Gusto ko pong matulungan si Sawal. At nakita ko ito. Wala namang ebidensya ngayon. Dahil lahat po yan, naitapo na. Sa tingin ko, mas makakabuti kung hahanapin mo si Secretary Park na nagtrabaho sa kanya noon. Secretary Park? Hindi ko na siya makita nung mangyari ang aksidente. Sa tingin ko, nakakapagtakang bigla siyang nawala. Hanapin mo siya. Baka siya na ang susi. Hindi pwedeng manatili ng ganito si Papa. Responsibilidad ko po. Magpigilan siya, Mama. Ang totoo, wala nang hinawakan kami ng Golden Group. Naging maayos ang lahat. Ang tinalan. Kasi noon, pinap-nairap ang kumpol niya. Wow! Ang sarap naman ito! Okay, ito pa oh. Sa'yo na. Pero, kailan ba nangyari yun? Two months ago, pinuban na naaksidente si Isa. Natatandaan mo ba kung nagpalitan kayo ng mga CCTV no? Oh! Kung naghanap ng bagong CCTV. Buwan
Karen. Tignan mo yan. Kung may makita ka. Pag meron, tumupad kayo sa usapan. Kasi, kung may makita kang ebidensya na may pinura nga kami, ano, ayos ba yun? O sige. Pangako po yan, ha? Sige.
Basta po kayo ngayon. Sige po, aalis muna ako. Tandaan mong dapat patay na siya 20 years ago. Mag-iingat ka. Dapat hindi lumabas ang balitang to. May cancer din naman siya. Kaya sa tingin ko, wala pa kong problema. Marami akong utang na loob sa'yo. Ilang taon ka nagsilbi para sa akin. Eto, bonus mo. Salamat. Ang responsibilidad ng Bogyum Group. May kasalanan sila kung bakit bumagsak ang Gyumbit noon.
Hindi natin dapat hinaan ang taong yun na magtuyo pa ng mga bahay at saka ng mga building. Tulungan niyo naman ako. Please? Hello? Hello? Hindi mo naman takbo ng mundo? Wala ka laban sa malaking kumpanya. Kahit mali sila, wala ka pa rin laban. Pipigilan ko pa rin sila. Hindi ako natatakot. Nalakas kaya ako. Ay, naku. Paano mo naman sila lalabanan, ha? Tama yan, Isa. Kahit isang tao lang ang lumalaban, posible may epekto pa rin yun kahit papano. Kaya huwag tayong susuko. Hmm. Cynthia, si Saul yun ito. Nasaan ka ba ngayon? Isa, handa ka na ba? Handa na ako. Hindi ako takot sa kanya. Lalabanan ko siya. Bakit ngayon ka na? Akala ko hindi ka nag-arap yan. Ang tagal kong hinintay ang araw na to. Handa na ako. Lalaban ako kahit mag-isa. Kahit walang gustong tumulong, di ako aatras. Pasensya na ko, ito lang ang may tutulong ko sa iyo, Samuel. Police! Tumawag ka na, police!
tungkol sa kanya. Galing ito kay Secretary Park. Sa tingin ko, handa ka na para maging pagmana ng Bokyo Group.